Magandang buhay! This is my tympanic mastoidectomy journey. July 27, Thursday at 12:30 PM ay nasa Manila Doctors Hospital na kami. Tumuloy ako sa admitting office para ayusin ang aking admission. Nakapag-down na tayo at nakapag-inquire sa PhilHealth kung paano yung magiging process kapag tayo ay lalabas na ng hospital. Kain at kaunting pahinga lamang ay maliligo na tayo. Later, 2 o'clock in the morning at July 28 ay dedextrosa na tayo kaya mas mabuting maligo na. Kaunti nga lamang ang ating tulog pagsapit ng alas 2 ay sinimula na nila tayong lagyan ng IV. Unfortunately, sobrang daming tusok. 6 na tusok talaga. Pero yung tusok na yun, pinaglalaroan nila yung needle, no? Mahuli lang yung ugat ko. Tipong nakatusok na yung karayom pero nakikita mong lumiliko siya sa kanan, kaliwa, gitna. 4 sa kaliwa at 2 sa kanan. Finally, sa kanan, nakakita na talaga ng maganda-gandang ugat. From 2 o'clock, naging 4:30 in the morning ang aking dextrose. Pagsapit ng umaga, from time to time, may mga nagche-check na doktor sa akin, nag-i-interview at 9:30 in the morning ay kinuha na nga nila tayo para dalhin sa operating room. Bago pala yan ay nagkaroon ulit tayo ng check sa ating dugo dahil matagal-tagal na yung ating laboratory. Tulad nga ng ating potassium ay napakahalaga nito sa gagawing operation. This is a major surgery. Sa mga nagtatanong, ang tympanomastoidectomy ba ay major surgery? Ang sagot po ay yes. Ayan na nga at sinundo na tayo ng nurse na i-check na dyan kung wala ba tayong nail polish, aalisin ang ating mga cutics, dapat wala kang metal na suot or kung mayroon man, dapat na-note yan ng mga nurses, ng doctors dahil kasama yan sa mga factors na kinoconsider no when doing surgery. Nung time nga na yan ay pak na pak pa ang eyelashes ko. O, sino ka dyan? Hindi ko na alam kung exactly 10 AM yung naging operation. Basta humiga ako sa OR, pinatulog ako, tinubuhan, inoperahan, at ayan na nga tayo sa recovery room. After 5 hours ay ihati na tayo sa room. So ayan na yung aking itsura. O, diba? Sabog na sabog. Sa pagkakatanda ko nga ay 3.5 hours ang naging operation at nagising na ako. Ginigising nila ako at nagising naman ako. Ang una kong tanong ay anong oras na po? So far, okay naman ako sa recovery room. Nagstay ako doon ng almost 1.5 hours and then hinatid na nga dito. Pansin na pansin pala dyan, no, yung tape sa aking bibig. Siguro pinanggalingan niya nung tubo, no, nakadikit dyan. Hindi ko na alam, hindi ko na nga actually naramdaman na tinubuhan ako at hindi ko na rin naramdaman na inalis yung tubo. Ang sabi nga ng mga doktor, so far so good, walang nangyaring kung anumang kababalaghan or something during the operation. Maganda ang BP and all. Thank you, Lord. Walang hanggang pasasalamat at syempre dun sa mudra bells ko na malamang kabang-kaba during the operation kasi ang tagal-tagal pagkatapos hindi siya tinatawag. Pero sabi ko nga is 3.5 hours lang ay nagising na ako, no? Siyempre, during that time, wala ka namang ibang nararamdaman dahil may anesthesia pa, kundi alam mong meron kang bandage sa ulo at na-opera ka na. Ano-ano yung kaganapan nung nasa room na ako after the operation? Sumusuka ako ng dugo. I mean, umuubo ako na puro dugo talaga. And then, nagsuka syempre. Epekto na rin ang anesthesia. Yung parang umaakyat ng lamig sa ulo mo. And then, there you go. Ayan, so yun yung day 1 ko at ito naman yung day 2 ko. Syempre, hindi ko binasayong ulo ko, no? Naghilamos lang ako ng katawan, tinulungan ako ni Mudra Bells. Laging ganyan ang mga nanay, no? Talagang hindi nagtatapos ang kanilang responsibilidad o pagtulong sa kanilang mga anak mula pagkabata hanggang pagtanda, no? May anak ka na't lahat, sila pa rin yung nandyan para alalayan ka, bihisan ka, lalo na kung yan, may sakit ka. Napakadakila ng mga magulang o ng isang ina, no? Hindi naman din kasi pwedeng magdalawa ng bantay kaya si Mudra Bells na lang ang sacrifice. Ayan, nakapaghilamos na nga tayo at ito na yung masasabi nating day 2. So far, so good. Masakit na nga lamang po ang ating leeg dahil napakahirap ng pagtulog, no? Dapat elevated yung unan mo. And right now, ito yung nareseta sa atin. Mag-spray tayo ng tigdadalawang spray sa ilong nitong fluticasone. Steroid po siya. Siyempre, binigyan din nila tayo ng paracetamol and then antibiotics plus pain reliever sa unang araw lang. Ito na yung masasabi ko na day 2 kasi ang day 1 ko is yung operation day. So, pakakaiwasan natin na magkaroon ng sipon. Bawal umubo, no? Lalo na yung tenga natin is hindi naman siya tinahi sa loob yung itinapal for the new eardrum. So, iwasan natin na magkasipon na umubo ng umubo. Kung tayo ay nauubo, dapat naka-open yung mouth. Yan po ang kabilin-bilinan para yung pressure is hindi mapunta sa ating tenga. Yung pak na pak kong eyelashes ay unti-unti na ang nangangalagas dahil tinamaan po ng bandage. Parating na nga sila doc at lilinisan nila ang aking sugat. Pagkatapos ay tinanggal na ang bandage pala. Finally, nakahinga na ang aking noo at yan na lamang yung natira. Nilinis po nila ng hydrogen peroxide or agua oxinada at nilagyan ng ointment, no? Ang sabi nga nila doc ay maganda ang pagkakatahi sa aking tenga.
Pagkatapos ay kakaunti lamang ang buhok na inahit sa likod, halos wala. Bali, yung proseso po na to o yung surgery na to, mayroon akong hiwa sa likod ng tenga at mayroon akong sugat doon sa pinakaloob kung saan inilagay yung new eardrum. Ayan, so nakapag-ayos na tayo, we are expecting na makakalabas tayo today. Tinanggal na rin yung IV, no? Pinatanggal ko na at napakasakit, nagdurugo na talaga. Sabi ko nga sa nurse ay hindi naman na po yata ako bibigyan ng gamot, kaya sana po ipakitanggal na yung heplak dahil dugong-dugo na po yung aking ugat. Ewan ko ba kung anong nangyari na naging weak ang ating ugat? Ngayon ko lang nalaman na ganun, eh na-CS naman ako, isang tusok lang, and then nag-try tayo dati na basta isang tusok lang din. Jahe talaga yung pinanunood ko na paglalagay ng mga IV na kanan-kaliwa gitna na hindi pa rin makita yung ugat. So ganun yung nangyari sa akin, nakakaloka. Ang time nga na yan ay matyaga nang nag-aayos yung Mudra bills ko ng aming bayarin para makapag-out na kami. Hinahabol sana namin na makauwi na rin today. Mababait naman yung mga doctors and nurses, other staffs na humawak sa akin dito, no, talagang i-assist ka naman nila sa kung ano mang kailangan mo. Medyo nagtagal kami sa pag-out dahil sa medical abstract, paruot pa rito kami, sabi is okay na, and then hindi biglang okay. Doon lang naman kami nagka-problem. Other than that, ay smooth ang lahat ng naging transaction. So, heto na nga, kahit alas 6 ng gabi ay makakauwi na rin kami. Takip-takip na lamang ng ilong na pango dahil hindi tayo makakapag-face mask dahil may tapal nga ang aking tenga. So, brother-in-law ko yung maghahatid sa amin sa Bulacan. And heto na nga guys, no, naiuwi pa namin yung aking tag. Nasa bahay na pero meron pa rin akong bracelet. Day 3 ay naligo na nga ako. Madaling maligo kapag mayroon kang shower or bidet sa bahay, no? Kasi kahit tagilid kang maligo, pwede. Kung alin lang yung gusto mong basain, yun lang yung babasain mo ng tubig. And syempre, oras na para uminom ng gamot at saka linisin yung sugat. So, araw-araw nating lililinis yan ng agua oxinada as advice ng ating doktor. Sobrang dikit nga. Yung mood rebels ko kahit takot sa sugat ay no choice kundi linisin ang sugat ng kanyang anak. Thank you Lord talaga sa napakabait na nanay na binigay niya sa amin. Kahapon nga pala nung nililinis nila Dok yan ay pinitsura nila yung aking tenga para ipakita na maganda yung pagkakatahi niya at kaunti lang talaga yung buhok na inahit nila. Kailangan lang talagang pakaingatan, syempre na huwag mababasa at huwag mape-pressure sa mga ubo, huwag kang magkakaroon ng mga sipon as much as possible kung kaya nga may mga gamot din na iniinom. Dati hindi ako naniniwala na yung tubig ay nakakatulong para maibsan yung sipon, pero ngayon habang tumatanda ka, nalalaman mo, no, based on experience, nakakatulong talaga yung tubig, guys, para mawala yung katinang lalamunan mo, para matangay niya, yung parang malagkit na laway sa yung lalamunan. So, feeling ko napakalaking tulong, no, ginhawa. Kasi nga, ako yung tao na parang lagi na lang may allergic rhinitis, yung tipong may something sa lalamunan. Nung time na yan nga, ay napapaaray-aray ako at sobrang dikit nang nangyari sa mga micropores sa aking buhok. Sabi ko nga kay Mudra, ay gupitin na lamang niya. Tutubo rin naman yung mga buhok na yan. Kung mapapansin nyo po, yung butas ng aking tenga ay mayroong nakapasak na gasa. Malamang nandyan na yung dugo, nandyan na yung gamot, naghalo-halo na yung drainage sa aking tenga, no? So, hindi natin gagalawin yan. Doktor lamang po ang mag-aalis nyan. Hanggat hindi sinasabi ni Doc na iyan ay aalisin na niya, huwag po natin aalisin. So, ingatan lang natin. Ayan na nga yung nanay ko, no? Yung gunting pa nga yata ng halaman ang naituro ko sa kanya. Anyway, hindi ko naman ginagamit sa halaman yan. So, iniisip na nga namin kung paano ba yung ginawa nila, Doc? Kasi sa kanila, sobrang easy lang, no? Ng paglilinis ng sugat, napakadali lang nilang ginawa. So, ganyan, lalagyan natin ang agua oxinada. Bumubula-bula nga daw, pero tolerable naman yung pain. Hindi naman siya sobrang hapde. Ikaw na naglilinis, nakikita mo ng bongga na bumubula-bula yung sugat, no? Ako naman na nililinisan ay carry bells lang. Salamat kay Lord, no? Tingin ko is mataas yung ating pain tolerance. Kahit paano ay hindi tayo nasasaktan. Plus, siguro may epekto na rin yung mga gamot or anesthesia, kaya hindi rin naman ganun kasakit so far. Ang masakit lang talaga ay yung aking leeg or yung aking bato, kasi talaga namang maninigas ka, hindi mo alam kung anong pwesto ang gagawin mo sa paghiga. Sa ganyan na shot, kitang-kita nyo guys yung sinulit, no, yung tahi ko, ayan, no, na dapat pakaingatan na huwag mo nang maputol, no, or sumabit, kasi for sure fresh na fresh pa iyan. Kaya naman sobrang hihinhin din ang aking mga tagapaglinis. Syempre hindi naman nila alam kung ano ba yung sakit, tapos nakikita nila bumubula-bula pa, kaya naman dahan-dahan din nilang lililinis. Pero yung mga doktor, nako, sobrang bibilis magsikilos, linis dito linis doon, napakabilis nga nilang ginawa ang lahat-lahat. Pagkatapos nga niyan ay pwede daw lagyan ng ointment or ng betadine. So betadine na
yung inilalagay ng aking mudra bells. Right now, kita pa no yung inahit sa akin. Pero kaunti nga lang naman, so matatago pa rin siya. Nandyan nga pala sa likod ng tenga yung aking sugat, kaya yan naman yung nililinis at nilalagyan ng betadine. Pagkatapos mong lagyan ng betadine, patuyuin mo ng bahagya at saka natin lalagyan ng gasa. O diba, ang pasyente nyo, nagawa pang tumawa. Ganun tayo kalakas kay Lord, no? Yung niready na niya, yung isip natin, yung ating katawan dun sa mangyayari. Kaya siguro yung pain is tolerable naman siya, kayang-kaya nating dalhin. So lalagyan mo nga siya ng gasa dyan sa likod ng tenga kung saan nandun yung sugat. Plus tatakpan natin yung buong tenga. Napansin nyo naman, may gasa rin yung butas ng aking tainga. So takpan natin ang buo yan. Inaalam pa nga ng mudra bells ko kung paano yung gagawin niya. Kasi nga naman yung mga doktor ay napakabilis ng ginawa. Ako nga, ang tingin ko, binilog-bilog lang yung gasa. Pagkatapos, ayun na, natakpan na nila yung tenga ko. So ngayon, ang balak ng aking mudra ay lagyan pa ng tape itong inilagay niya sa tenga para hindi matatanggal. Sure na hindi matatanggal. E para ka kung hindi naman ganun yung ginawa nila do, kaya okay lang, natakpan na yung buong tenga dahil hindi naman din tayo malikot, matulog, lalo na hindi naman natin pakakahiga sa part na yan. Kaya pwedeng diretso na, takpan na ng dalawa ulit na gasa yung buong tenga. Sa kabuuan ay tatlong gasa yung ating magagamit everyday, no? At ayan na nga, try and try until you succeed. Hindi na nga malaman ng mudra bells ko kung paano ba tatakpan ng buong tenga at kung saan ba ilalagay yung micropore. Kasi for sure na tatama siya sa buhok. Pag tumama siya sa buhok ay aangat yung gasa. Ang sabi ko naman ay para naman talagang nakaangat din yung ginawa nila, Doc. Hindi naman din tayo gagala para masabi na malalagyan siya ng bacteria, virus or something. Sa loob lang din naman tayo ng bahay mag-i-stay. At sige lang, ilagay lang niya kung saan yung tape. Okay lang naman. Hindi rin naman din ganun kakate. Wala naman din tayong ibang pupuntahan kundi sa bahay lamang. Hindi rin naman tayo makakilos ng bongga at bawal din naman. Alam nyo na guys, kapag operada, bawal kumilos, diba? I mean, bawal magtrabaho, bawal magbuhat ng mabibigat, mahirap na. Napakahalaga na sundin natin yung sinabi ng doktor, no? Para maging completely healed tayo, no? Successful yung maging healing natin. Successful yung naging operation natin. Ngayong day 3 na, ano ba yung nararamdaman ko? Masakit lang yung aking batok, yung leeg. Yung tenga is tolerable naman po yung pain. Syempre yung pinakaloob yung mas ramdam ko eh. Dahil alam nating may sugat, pagkatapos siguro yung sinabi ni Doc na may drill nga na ginanap sa ating bungo. So yung part na yun, yung bandang baba ng ating tenga, yun yung yung likod ng tenga, yun yung medyo masakit. Malamang doon nangyari yung mayroong infection na mastoids, kaya yun yung medyo makirot. Pero lahat po nung sakit is tolerable. And then, hindi na rin tayo nag-pain reliever, no? Kahit na meron tayong reseta ng pain reliever. Ayaw ko talagang umiinom ng pain reliever kahit noong nasesaryan ako. So, umiinom lang po ako pagkatapos ng operation. And then, after that, hindi na ako umiinom. Tiisin na lang natin yung sakit para kahit paano naman ay matuwa sa atin yung ating kidney, no? At syempre, yung ating liver. So, yun na lang yung maitutulong natin sa ating katawan, no? Ibang parts ng ating body kung kaya natin na hindi mag-pain reliever, much better na huwag na tayong mag-pain reliever. So, hindi na nga namin malaman paano ba ipupusod yung aking buhok kung kaya naman nilagyan na lang namin ng ipit, isang side na lang. O, diba, ang lola nyo, umu-okay pa at nagpipisign pa. Yes, thank you Lord. Day 3 na tayo. Wala kang sakit na iniinda na sobrang bigat na hindi ka makabangon. So, lahat po kinakaya. Nakakabangon tayo. Hindi lang talaga tayo nakakapagsalita ng maayos. Tapos, nahihirapan din tayo dun sa kaunting upo, kaunting ng lalamunan. Tsaka syempre po wala tayong naririnig kasi for sure magang-maga pa ang ating tenga, no? Pero sabi nga is walang imposible kay Lord. Lahat ng yan ay bibigyan niya ng kalutasan. So that time ay uuwi na muna ako ng Pampanga at doon ako magpapagaling. Minabuti ko rin na puro ganyan yung isusuot ko, dipotonis, no, para pag nagsuot ako ng damit ay hindi natatama sa tenga ko. Yung tipong akala mo na cesarean, akala mo magpapadede ng bata at ang gusto kong suot ay dipotonis. Slowly but surely, ang paborito kong linyahan. Mabagal nga lamang tayong gumalaw kasi syempre iba pa rin yung nararamdaman mo na may something sa'yo, diba? Dahan-dahan lang dahil mamaya mapapagaling
kapatid ka, dahan-dahan lang, baka mamaya makabuhat ka ng mabigat. So, pwede naman na hinay-hinay lang at matatapos mo rin yung gawain. Nung time na yan ay inuman na nga ng gamot. Huwag natin kalilimutan na inumin yung ating gamot at tapusin natin yung antibiotic, no? So, syempre yung antibiotic ay sinunod ko ng inumin, which is 2 times a day. Kasi iyon, mas ano, no, naniniwala ako na mapapawala niya yung aking sipon or something sa lalamunan. Pagkatapos, maiwasan rin yung infection sa aking tainga, no? So, right now po, antibiotic, antihistamine, at saka spray lang sa ilong yung meron ako. So, ito, Nasal Flow, yan po yung pinagamit sa akin. 2 spray kada butas ng ilong, sa umaga at sa gabi. Actually, ito pong pang-spray na to, para siyang matamis eh, no? Pero yung pang-spray po na to, ay hindi basta-basta nabibili. Kailangan meron kang reseta, lalong-lalo na may steroid nga po siya. Bakit tayo binigyan ng ganitong gamot? Dahil iniiwasan nga po na tayo ay magkaroon ng sipon. Bawal na bawal, guys, na magkaroon tayo nito. Kasi more or less, pag nagkasipon ay baka maapektuhan yung inopera sa atin, di ba? Mawalang saysay siya. Kaya iyon talaga ay idulog natin kay Lord, no? Na huwag tayong magkakasipon hanggat maaari for a very long time para naman makaiwas tayo sa anumang pressure or sa anumang infection during the healing process. So, minamasamasahi ko yung steroid sa aking ilong para naman talagang maabsorb niya yung gamot, no? Naniniwala ako na yung lahat ng gamot ng to ay talaga namang nakakatulong sa akin para bumuti yung aking nararamdaman sa lalamunan. So far, so good naman kasama nung pag-inom natin ng maraming tubig. Ito na pala yung day 4 ko, no? So, nung day 3 ay naligo na tayo. Alternate, day 4 ay hindi naman natin babasain. Kawawa naman, no? Baka magtampo yung ating inoperahan at bigla siyang mabasa. So, during that time, day 4, kailangan ko na ulit alisin yung mga gasa sa aking tenga para malinis na siya tulad ng dating gawi. Lilinisin natin ng agua oxinada, lalagyan ng betadine, and then lalagyan ulit ng gasa. So, ganun ang ganun yung process natin hanggat yun ang sinasabi ng doktor, no? Medyo napapangiwi nga lamang dun sa mga part na sobrang dikit niya talaga, plus nahahatak yung buhok. Yung iba pa nating nararamdaman, tulad nga ng sa iba, ay parang may tumutulo daw na tubig sa tenga. Hindi pala siya parang tumutulong tubig. Kasi syempre, meron ding nadedrain sa ating tenga. Nung inooperahan po tayo, ay merong mga duguyan at water na nililinis nila. E saan ba naman lalabas yung mga ginawa nilang iyon, kundi sa ating lalamunan, or sa ating tainga. So, yung more or less yun po mga tumutulo na yun ay, yan nga, nung time na inooperahan tayo, yung kanilang tubig, no, na ba panlinis nung mga dumi. Heto na nga at may nabihag na tayong maglilinis ng ating tainga dahan-dahan sa hydrogen peroxide. Pero uulitin ko, is tolerable naman po yung pain kahit nasabihin nilang bumubula talaga during the cleaning of wounds. So okay lang naman, guys, kaya huwag kayong matatakot kung kayo man ay dumaan sa ganitong aspect of your life, no? Yung sakit na to is panandalian lamang, pero yung kapalit naman ito is possible na hanggat nabubuhay ka, like ma-prevent yung hearing loss mo or ma-improve yung iyong hearing, something like that. Sa day 4 pala, yung alas 12 ng day 4 ko, doon ko mas ramdam yung kirot. So, pakirot siya pakirot. Compare sa mga ibang araw, siguro totally wala nang talab yung anesthesia, no? Plus, parang may alon. So, sabi ng mga naging kaibigan ko, yun na raw yung tinatawag na tinnitus. But, I don't know kung yun na nga ba yun kasi hindi siya ringing. I don't know kung yung naririnig ko ba is yung kaba ng aking or yung aking heartbeat. Kasi parang heartbeat siya. Ngayon ko lang nare-realize na yung naririnig ko is parang heartbeat. Sabi nga is, mas dinig mo siya kapag nasa tahimik ang lugar. So, nung day 4, sinindihan ko nga yung aircon. Tiningnan ko kung mababawasan ba yung parang alon or heartbeat na aking naririnig. Nakatulong naman si aircon kasi medyo maingay si aircon, no? Syempre, elevated yung ating ulo. Patong-patong na unan. Naghahanap ako ng malalambot na unan. Kung ano-anong shape. Para lang, ano, mahanap natin yung tamang pwesto sa pagtulog. Thank you sa aking diche na naglinis ng aking sugat. At ito na yung day 5. Naligo na tayo. And syempre, hahunting na naman tayo ng maglilinis ng ating sugat. So, 5th araw na to kasama yung operation day. Dahan-dahan nga tayong umaakyat ng hagdan. Mahirap na at baka madapa. Alam ko na improving kasi mas madali ko nang naibabangon yung ulo ko, no? Unlike the previous days, elevated yung ulo ko, patong-patong yung mga unan. Pagkatapos, pagbabangon ako is inaalalayan ko pa rin yung ulo ko. Mas masarap kapag aalalayan mo ng kamay mo. So far, so good. Ito naman na yung day 6. Nakapaghilamos na tayo, tulad ng lagi nating ginagawa ay kailangan nating linisin yung sugat. Tapos yung pinaka
Balik natin kay Doc ay Friday, which is day 8 sa aking bilang. Tapos sa day 6, hindi na ganun katigas yung aking leeg kasi yung mga nakaraan is kahit na sinasabi kong tolerable yung pain, siguro masyado lang mataas yung aking pain tolerance nga. Mabigat siya. Ang sabi nga nung aking kaibigan ay parang may 10 helmet sa ulo mo. Kasi syempre, bingi ka, may pasak yung tenga mo, masakit yung leeg mo, sumasakit na rin yung katawan mo dahil hindi ka makagalaw ng maayos, kaya yung feeling is heavy. Ang sabi nga din nung iba is hanggang 2 to 3 weeks ay ganyan yung pakiramdam. Kasi syempre, naninibago ka, wala kang pandinig or isa lang yung tenga na gumagana sa'yo, no? Kaya parang alam mo na may mali. When it comes to blood coming out sa ating mouth, yes, meron pa rin po na tuwing tayo ay mauubo, kahit mild lang ay meron pa rin itong kasamang blood, no? Na-inform naman din natin si Doc, hindi naman siya kinabahan, so hindi rin ako kinabahan. Tiwala lang kay Doc, tiwala lang din kay Lord. Siguro iba lang din yung meron kang kumpiyansa sa sarili, yung hindi ka kinakabahan sa gagawin sa'yo, nakakatulong yun, no, na mag-heal ka agad. Tapos hindi mo iniinda yung sakit, hindi mo iniisip na kahit na wala kang ginagawa is yung tipong ang iniisip mo is masakit-masakit, much better na humanap ka ng ibang way para hindi mo maisip yung sakit. Sa day 6 nga na to ay yung batang kapatid ko naman na girl ang naglilinis sa akin, no? Napakahinhin din pong magkikilo. Sabi niya parang ang sakit-sakit kasi bumubula. Meta, huwag mo namang i-against the community standard. Ito po ay kapupulutan ng aral, lalong-lalo na nang may mga ganitong karamdaman. So ayun guys, yun yung naging wound sa likod ng aking tenga. Okay naman siya. Pero mapapansin mo naman na maga pa rin siya. So far, so good. Yun lang ulit yung masasabi ko. So, medyo patutuyuin lang. Lalagyan ulit ng betadine and syempre, tatakpan ng gasa. Tapos, sa aking note pala, no, kasi ninote ko lahat ng nangyayari sa akin. Yung day 6 ko, yun yung best lalamunan ever. Ayan. Kahit naman po pala tinubuhan tayo, ay hindi ganun kasakit yung aking lalamunan. Iba-iba yata yung nagiging experience ng mga tao, no. Merong nagagasgas ang lalamunan, merong sabi sobrang sakit daw, dry na dry, etc. etc. Sa akin naman po is halos walang effect, halos walang sakit. Parang mas masakit pa nga yung lagi akong umuubo kaysa dun sa ako ay tinubuhan. So, okay naman po ang aking lalamunan. Sadyang ako ay sipuni na tao lang talaga at yung laging feeling na mayroong something sa aking throat. Pero yung day 6 ko po, yun yung best ever experience talaga na halos walang ubo. And then, hindi ako nagpapakawala ng water talaga. Malaking tulong guys na kunwari sa madaling araw eh, bigla ka nalang magigising. Yung parang ubong-ubo ka, yung parang may kumakamot sa lalamunan mo. No, allergy talaga. So, iniinom ko talaga siya ng water. So, this is the day 7. Siyempre, naligo tayo. And then, humahunting ulit tayo ng maglilinis ng ating sugat. Sa aking note pala, day 4, 5, 6, 7 ay ramdam na ramdam natin yung kirot, no? Sa tenga. Though hindi siya yung all the time makirot, sumusumpong-sumpong lang po siya. Kaya sinasabi ko na tolerable pa rin naman yung pain. Unlike yung kapag meron tayong discharge or infection sa tenga na lagi nilang masakit, anhin mo na lang, ipukpok mo yung ulo mo. Ito po is pasumpong-sumpong lang yung sakit niya, no? Malaya-laya na tayong nakakakilos while waiting sa aking kapatid na maglilinis. Syempre, inalis ko na yung gasa. Kayang-kaya ko na yan kahit napapangiwi nga tayo dahil sa mga dumikit na buhok. Sa micropore, syempre, mauubos niya tayong buhok ko kung gupit ako ng gupit kada may didikit na. Hindi ko po masasabi na ganyan din yung magiging karanasan nyo kapag kayo ay nagkaroon ng tympanomastoidectomy. But for me, ito po yung aking documentation sa aking recovery, sa aking healing process. Nakikita nyo naman na ako ay galaw pa rin ng galaw kahit na mahinahon lang. Binubuka ang aking bibig kasi kung hindi mo po ibubuka, mananakit din yung mga panga mo, yung mukha mo pag hindi mo siya ginagalaw. Kailangan mo pa rin talagang igalaw-galaw ang iyong mga kamay, ang iyong mga paa para hindi po siya manakit. Mananakit siya eh kapag nakasteady lang na nakasteady. Pero wala po akong ibang ginagawa kundi alagaan yung sarili ko. Hindi ako nagluluto. Yung mga dati kong ginagawa is totally wala po. Yan lang. So palakad-lakad ako. Yan, suklay, linis ng katawan, ganun po. Yung mga pang sariling ano, is ako na yung gumagawa sa akin. Pero yung magluto, magpakain ng mga dog, something like that, ay hindi muna natin ginagawa. Ang dapat din po nating pakaiwasan habang tayo ay nagpapagaling ay yung hindi ka ma-stress, hindi ka mainis, hindi ka magalit. Kasi nararamdaman mo po parang sumasakit talaga yung tenga. Nararamdaman mo na yung dugo mo is umaakyat, something like that. So mayroong pain.
Ayan, so totoo yun guys, huwag kang magpapastress, huwag kang munang mag-isip ng mga maiinis ka, huwag kang makinig kung mayroong usapang nakakainis, magpagaling po muna kasi baka hindi makatulong sa ating pagpapagaling. Akala mo naman magaling na ako kung magsalita ako, no? So far, mas okay na po ako na ibubuka ko na ang aking bibig. Hindi naman bonggang-bongga, pero mas na ibubuka ko na compare noon, no? Yung leeg ko is halos nagagalaw ko na ng kanan-kaliwa, pero hindi rin bongga. Kasi bawal na bawal din po yung bigla nating i-up, down, left, right yung ating ulo, no? Kasi andito yung ating tenga. Mahirap na at baka po siya mabigla. So, inaayos ko na nga yung aking buhok para pagdating ng aking sister ay okay na na linisan at tapalan ng aking tenga. Uulitin ko, yung napapansin po nyo na parang kulay itim or brown dun sa aking tenga, yun po ay gasa. So more or less, yan ay mayroong gamot at saka drainage na rin po, no? Hindi po natin yan tatanggalin hanggat hindi tinatanggal ni Doc. Sila lang ang may karapatan na gumalaw. So, eto na nga. Tinatapalan ng aking sister ang aking tainga. Ako nga daw po si Tofi. Tofi 2. Kasi meron kaming aso. Tofi ang pangalan. Ayan, dumaan din siya sa ganyan. Nakadalawang opera ang kanyang tenga. Kaya meron na daw Tofi 2. Yun si Tofi 1 at ako si Tofi 2. Nagtataka nga siguro si Tofi bakit hindi ko siya pinapansin, bakit hindi ko siya pinapakain. Aba, mahirap na. Baka biglang yumakap, napakalaki po niya at baka ako'y magtaob. So ako ay hanggang kaway lang sa mga aso. Ayan, nagtataka siguro sila bakit hindi ko sila pinapakain kahit na nagpapaawa na yung mga mata nila sa akin. O diba, naisingit ko pa yung mga aso sa aking documentation ng tympanomastoidectomy. Ang pinakamahalaga po dyan ay yung ihanda natin yung ating sarili, tulad ng sinabi ko noon nung nagpapagamot pa lang ako, nung nagpapacheck up pa lang, na handa natin physically, emotionally, syempre yun nga, kasama rin syempre ang financially, ayan. Pero ang pinakamahalaga po dyan ay yung nagtitiwala tayo kay Lord dun sa gagawin niya sa ating buhay, no? Huwag tayong kakabahan dun sa kung ano ba yung gagawin sa atin, given naman na iba-iba talaga yung tao. When it comes sa ganyan, sa mga sakit, sa mga pagpapagamot, mayroong iba na nervyoso or nerviosa, mayroong iba na okay lang naman. Basta huwag po nating kalilimutan ay yung tumawag sa taas at magtiwala dun sa kung ano man yung gagawin niya sa ating life. Ang sa akin nga po, nakakatuwa nga lamang, siguro factor na rin na medyo bata-bata pa tayo. I mean, hindi naman tayo teenager, pero bata, no, na paghandaan natin lahat, yung ating kaisipan. So, sabi ko nga sa inyo, sumali ako sa mga group para malaman ko ano ba yung feeling, ano yung mga nangyari sa kanila, kumusta sila ngayon, nagtanong-tanong tayo paano ba yung mga proseso, nagbasa-basa dahil usong-uso naman po ngayon sa Google, i-Google mo lang ang lahat, ano ba yung gagawing process, bakit ba nagkagano noon, nasan ba yung infection na sinasabi. Halos lahat po ay nasa internet na, kaya kung gusto mo na may mga malamang information, basa-basa lang, plus syempre magtiwala ka dun sa doktor na gagamot sa'yo. This is the day 8, no? So, Friday tayo inoperahan. Friday tayo babalik kay Doc para alisin yung ating tahi. Ayan. So, while waiting kay Doc, ayan, nakuha pa nating maglakad-lakad ng dahan-dahan. Naglalakad na akala mo ay cesarean. So, tinanggal na ni Doc yung gasa na nakatakip sa ating tenga. Pwede naman daw nalagyan. Pwede na rin hindi. Pakaingatan lamang na huwag mabasa yung ating pinakabutas ng ating tenga, no? Kung nasaan nandun yung eardrum na hopefully ay mabuo, no? Ma-completely healed siya, no? Tanong, masakit ba nung tinanggal yung tahe? Yung sa akin po, masakit yung ibang part. Masakit, napangiwinga ako eh, napahawak sa upuan. Mas masakit yata yun dun sa mga sharp pain na nararamdaman ko paminsan-minsan. Eh kasi ang sobrang dikit nung isang part na talaga namang feeling ko, no, maatatanggal yung tenga ko. Pero kay Rebels lang, as usual, lagi nating iisipin na kayang-kaya, no? Kasi it's a law of attraction, dun tayo sa positive side lagi, no? Isipin natin na kayang-kaya, gagaling tayo agad para yun yung mangyari sa ating life. Nung time na to, natanggal na ni Doc yung tahi, nakakain na kami, so back to Region 3 na kami guys. Ang kagandahan nga po pala sa akin ay normal hearing pa naman po yung right side, kung kaya makakausap mo pa naman ako ng normal. Ang mahirap lang sa atin na may ganitong case ay kapag nasa public ka, kasi nahihirapan yung tenga mo na mag-cope up, parang nadidinig mo talaga lahat ng
sounds. Tapos, kung isa lang yung tenga mo, nahihirapan din yung tenga mo, no? Na mag-adjust sa lahat ng sounds na nadidinig mo. So, eto na po tayo sa bahay. Tinitingnan natin yung wala nating gasang tenga. Ayan, medyo nakupi lang siya kasi ang liit-liit talaga nung tenga ko. So, siguro wala talaga siyang ibang pupuntahan kundi makupi dahil napakaliit po ng aking ear. Manang-mana sa pinagmanahan, okay lang naman yan. Ang mas mahalaga ay yung maiwasan natin yung infection plus mag-improve yung ating hearing, no? We are praying na maging maayos lahat, nabuo yung ating eardrum, wala ulit infection na mangyayari sa atin. So, thank you Lord sa guidance, sa lakas ng loob, sa love and care, sa family po na binigay niyo sa akin. Kaya sa may mga ganitong karamdaman ay huwag po kayong mahihiya at ipagamot po natin, no, ng mas maaga. So, kung mayroon po kayong tanong kung paano yung process, pwede ko po kayong tulungan via private message. As to cost po is i-PM na lang din natin para respeto na rin po dun sa hospital and the doctors kasi mas okay po na hindi pala sinasabi in public, no? One more thing po kasi yung cost ng ating surgery ay depende dun sa severity ng case. Pwedeng ganito yung gastos ko pero pwedeng maibe rin yung gastos mo. But more or less, doon lang po magre-range yung ating magagastos. Ayun, so tibay at lakas ng loob through the guidance of our Lord. At nakuha ko pa nga mag-TikTok nung time na yan. Day 8, ayun.